Hello, mag-unbox po tayo ngayon ng Epson M1120Y5 for tattoo stencil. Unlike any other stencil na printer, ito po ay directly na po na magagamit sa balat pagkalabas ng print. Pag open po ng box, ay bubungad agad ang manual, CD installer. Babasahin po natin yan bago tayo mag-setup para hindi po tayo magkamali. Ito po yung kanyang cable connector papunta sa PC or desktop. Ito naman po yung kanyang power cord na papunta sa saksakan natin. Ito naman po yung libreng ink starter, pero hindi po natin gagamitin yung mismong ink. Gagamitin lang po natin yung lagayan later. Nabili ko po ito sa SM Mall of Asia sa halagang 7,100 pesos. Ito na po yung printer natin. So, napaka-minimalist po ng kanyang look. Parang box lang siya. Mas maganda po yan para hindi pasukin ng alikabok. Unlike ordinary printer na makikita nyo po na maraming pwedeng pasukan ng alikabok. Mas mabilis pong masira ang printer pag laging naalikabokan, lalo na sa loob. Yun yung bumabara sa printer head. Available din po pala itong printer na sa Abenson, sa Anson, at sa Shopee, Lazada. So, anywhere po pwede nyo mahanap yung printer na to. After ko pong matanggal itong mga tape na to, sealed niya, ay magsisimula na po tayo mag-install mamaya. Binili ko po ito kasi may mga client na minsan nagbabago ang isip kung kailan nakapag-stencil na, o kaya minsan sabay-sabay sila marami. So malaking ginhawa na mayroon kang printer na ganito kasi mapipaint mo na agad, di mo na kailangan magbakat-bakat kasi masakit sa kamay at matagal. Yan na po yung printer, ready for installation. First step of installation, syempre isasaksak po natin sa kuryente yung printer. Then, pindutin po natin yung kanyang power button. Then, magpa-flash po yan. At hintayin lang po natin mag-steady yung ilaw. Hintayin lang natin tumigil yung flashing light ng power button. Pag nag-steady na, ito nga pala yung ink, hindi natin yung gagamitin. Kasi ito yung gagamitin natin. Nabili ko po yan sa Shopee sa halagang 2,700 plus. Plus, may papel na rin para yun yung gagamitin natin. Hindi po kasi pwede yung ordinary yung papel. So, gagamitin lang natin yung lagayan nung binigay na ink ng Epson. At dun natin ilalagay yung stencil ink para yun ang ilalagay natin dito sa tank. So, pag steady na po yung ilaw ng power button, i-click lang po natin yung droplet sign about 5 seconds. Then, kusa pong pupwesto yung lagayan ng ink para mabuksan po natin yung tank. So, ayan po. Maggagalaw ng yung tank, then pupwesto siya dun. Tatapat dun sa arrow dapat. Then, dun natin bubuksan. So, ayan na po. Malinis na po yung lagayan ng Epson ink. Isasalin ko po dyan yung ink ng stencil. Para yun po yung gagamitin natin na ilalagay sa printer. So, open lang po natin yan na ganyan. Then, ayun po. Kasi ka-shape po nung bottle ng Epson, yung mismong lagayan ng tank. Hindi pwedeng kung ano-ano lang yung pansasalin natin dahil kakalat po. Ilalagay lang po natin yung ink dyan. Ayan na po siya. So, nailhaling ko na po yung ink na stencil dito sa bottle ng Epson ink. So, tinabi ko lang yung original ink niyan. So, ganyan lang po. Ipapatong nyo lang po. Huwag pipisilin. Huwag pipigain. Kusa po yung bababa yung ink. At kusa din po yung titigil pag puno na yung tank. Makikita nyo po yung tank is, ayan po, puno na siya. So, titigil na yan sa pagsalin. So, ang pagtanggal lang din po niyan is, iaangat lang. Walang pwersang gagamitin kasi baka magtagas yung ink at kumalat sa loob ng printer na pwede pang ikasira ng printer at maging madumi ating printer. Ayan na po, puno na po siya. Yan, iaangat lang. Ganyan lang. Then, isara lang yung lagayan ng ink. So, marami pa pong natira. So, magagamit pa po natin yan sa susunod pag nagbawas na yung sulit na sulit po yung 2,000 plus na worth nung stencil ink kung kukumputin yung stencil na paper.
So, bali, ang puhunan mo lang yung mismong printer. Pero matagal mo naman yan magagamit. Kaya sulit na sulit. After natin magsalin ng ink, isara na po yung printer. Then, ikiklik lang ulit ng 5 seconds yung droplet na sign. Ayun po. Then, magbiblink-blink po ulit yung power button ng about 10 minutes po yan. So, hihintayin po natin 10 minutes habang hanggang tumigil yung mismong pagblink ng light. Ayan po, 10 minutes waiting. So, pwede ka muna magkape, magyosi, or basahin yung ibang part ng manual para mas mabilis ang iyong installation. So, ayan na po, steady na po yung light after 10 minutes. Pwede na po tayo maglagay ng papel. At pwede na rin po nating itry yung printer kung kumusta yung kanyang print at kung gumagana ng maayos. Dito po yung lagayan ng tray sa first, lagayan ng papel dito sa may babang part ng tray. So, dyan po ilalagay. Yung papel po pala may makinis at magaspang na part. So, ang nakaibabaw ay yung magaspang na part. Para sa makinis na part siya magpiprint. Ito po, itatry na po natin magprint. Pero siyempre, install po muna natin yung installer gamit yung CD. Kung wala po kayong CD ROM doon sa inyong laptop o PC, pwede pong i-download sa online ng Epson yung kanyang installer. So, madali lang naman mag-install. Puro yes, yes, yes lang naman yan. I-click lang na i-click yung yes. Yan na po, pagka sample print niya, ibig sabihin, successful na po. So, ito, nag-try po ako ng isang image ng Tiger para i-print. Nga po pala, paalala lang, i-flip po lagi yung ipiprint kasi magiging baligtad po yan pag hindi nyo na-flip yung image. Para pag dinikit nyo, sakto po sa balat. Kasi pataob po yan pag ididikit. So, ayan na po. So, mabilis lang din po siya mag-print. Laging naka-high resolution po dapat. Para mas dark yung kanyang pagka-print. So far, maganda, malinis po yung print. High definition naman siya. Ayan na po yung Tiger natin. Napakaangas ng Tiger na to. So, itatry po natin yan na idikit sa ating balat at susubukan po natin kung madali ba siyang mabura o ano yung mga pwede nating diskarte para tumagal sa balat. Kasi ito po medyo mas malabo po kumpara sa ordinary na stencil na ginagawa natin na binabakatan ng ballpen kasi mas madiin po yung kamay natin compared dun sa pagkakaprint dito ng ink kasi medyo malabo po ito, medyo malabnaw yung kulay. So, kailangan gagamit din po tayo ng magandang stencil solution. So, ang gamit ko dito ay stencil solution galing kay Solid Ink Lover. Isa po ako sa mga sponsored artist nila. Ito po ay subok ko na. So, ito po yung gagamitin ko ngayon. So, subukan natin kung effective ba siya sa stencil printer. Ito po yung Solid Ink Lover Tattoo Stencil. So, maglalagay lang po tayo ng konti. Mas maganda i-layering natin para mas makapit po. So, ayan, pagkadikit, ididiin lang po natin para sure nakakapit yung ink kasi mas mahirap po siyang pakapitin kumpara sa ordinaryong stencil paper. Kaya ididiin natin at least mga 1 minute siguro, mas effective din. Dahan-dahan po nating tatanggalin yung papel. So, makikita nyo po, bumakat na yung Tiger. So far, okay pa siya dyan. Wala namang problema. Ayan siya. Patuyuin lang din po ng mga 5 minutes para sure din. Ayan. Kahit hagurin ko, wala pong natatanggal na ink. Magandang indication po ito na kakapit ng matagal itong stencil na to. Ang maganda dito, pwede din po ito sa cellphone, sa tablet. I-download lang yung iPrint ng Epson sa Google Play or sa Apple Store. So, pwede nyo pong direkta na. Hindi nyo na kailangan ng desktop, hindi nyo na kailangan ng laptop. Cellphone lang at o kaya tablet, makakapag-print ka na gamit ang Epson Wi-Fi. Ayan po, nag-print po ako ng sample para makita po natin. Ayan, marami rin pong papel na pagpipilian na sizes. Kompleto po yan, kaya malalaman nyo na yung magiging sukat ng magiging printout. Hindi nyo na kailangan manghula. So ayan, pwede yung i-resize, pwede yung palakihin, paliitin, pwede yung ilipat-lipat yung pwesto
Depende po sa trip nyo. Yan, yan ang kaginawaan ng Epson 1120 Wi-Fi. Kasi kahit wala kang laptop, wala kang desktop, pwede mo siyang magamit. Ayan, nagpiprint na po siya. Mabilis lang din po siya magprint at high resolution din po yung kanyang print pag galing sa gadget. Ayan na po. Maisingit ko lang ho, no? Kung may gusto po kayong pagawan ng video, i-comment lang po, then gagawan po natin ng video regarding sa tattoo kung ano man po yung mga gusto nyong malaman. Lagi nyo pong tatandaan na i-flip yung image, lalo na yung mga letter-letter. Baligtad po yan pag dinikit nyo ng hindi naka-flip bago i-print. So, gumagamit ako ng Procreate para ma-edit ko yung design, para ma-flip ko. Pwede rin kayo gumamit ng ibang application sa phone bago nyo ilagay sa iPrint app. Ayan na po yung aking stencil. So far, so good. Remind ko lang po, yung paglalagay po nitong stencil na to, kailangan i-layering nyo po. One layer, patuyuin yung stencil solution, then maglagay ulit ng another layer, patuyuin ng konti. Mas maganda po kung layering, mas makapit po. Then patutuyuin nyo po muna ng at least 5 to 10 minutes yung stencil bago kayo magsimulang mag-tattoo, para kapit na kapit at tuyo na po yung stencil. Kung may mga ibang katanungan, paki-comment lang po sa baba na masagot ko po nung may hindi po ako nabanggit dito sa video. So bago ko po ginawa itong video na ito, na-try ko na po siyang gamitin sa tattoo session. Ito po yung mga sample. Ayun po yung outcome. Ito po yung stencil. Ito din po yung outcome. So gumagamit lang ako nung local brand po na stencil solution. Hindi po kailangan yung mamahaling stencil solution ang gamitin. Basta pumili lang po kayo kung saan kayo hiyang. Ito po yung mga sample ng aking gawa. So kung tatanong nyo ako, sulit ba siya compare sa iba printer, sulit po talaga siya kasi wala nang pagod, wala nang matagal na paghihintay ang client. Print lang, dikit na agad. So ayan po, maraming salamat po sa panonood. Sana makatulong po sa inyo. Please subscribe, like, and share po dahil mag-upload po ako ng iba-ibang klase ng tattoo printer. Hanggang sa muli, salamat!